naghiwalay kami ng asawa ko. Iniwan ako ng asawa ko. Mag-aaral yung anak ko. Tapos may nakilala akong isang babae, yun. Inalok niya ako ng trabaho. Tapos sabi niya sa akin, ganun nga daw massage. Pero hindi niya in-explain na may ganun nga something. Tanging lakas ng loob ang baon-o ni Ira sa unang araw niya sa spa. Wala siyang kaalam-alam na hindi lang pala pagmamasahe ang kalakalan sa loob ng kanyang pinagtatrabahuan. Nagkaroon ako ng isang customer na araw na yun, tapos yun nga yung gustong, yun yung hinihiling ng customer, ganun nga daw. Babayaran nga daw, tapos may babayaran nga daw, doon nga daw ako kikita, doon nga daw ako magkakapera pag ginanon ako. Kapalit na? Ayun, sex, ganun. Tapos, ayun, natakot ako, umuwi ako. Kaso, hindi lamang kumakalam na sikmura ng kanyang mga anak ang problema ni Ira. Nagkataon din na nagkasakit ang kanyang ina noon. Walang malapitan si Ira. Wala man lang karamay sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Nangailangan ulit ako. Nagkasakit nanay ko, nagkasakit yung anak ko. Doon ako pumasok. Nag-try ulit ako. Saglit lang din ako nag-try nun. Tuluyan nang inilubog ni Ira ang sarili sa ganong uri ng trabaho. Nung unang araw na yun na sumabak na ako talaga, as in na binigay ko na yung sa akin. Talagang umiyak ako nun. Umiyak ako, nandidiri ako sa sarili ko. Kailangan mo mag-pretend para sa... Kasi binayaran ka. Kailangan mo mag-pretend para masiyahan siya, gano'n. So lahat na yun, pagpapanggap sa sarili mo, para matuwa siya, syempre binayaran ka niya. So gagawin mo yung lahat. May customer na mabait, nagbibigay ng malaki, may customer din naman na gano'n lang. So kakagatin mo pa rin. May 1,500, may 2,000, may 2,500, depende sa customer na makakasundo mo. Sa loob ng 12 taon, ito ang hanap buhay na sinandalan ni Ira. Iba't ibang lalaki, gabi-gabi, ang nakakatabi ni Ira. Para sa kanya, hindi na mahalaga kung tuluyang nadungisan ang kanyang pagkababae. Ang importante, natutustusan niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pag kailangan ko talaga ng pera, kahit may sakit ako, pumapasok ako. Customer. 5, 4, gano'n. Sa isang tabi. Nandun lang kami kasi kailangan lang talaga. Kailangan ko lang. Ako, lalo na ako, 4 anak ko. Kailangan ko talaga. Nanay ko, kapatid ko, ako yung inaasahan nila. So, kaya lang ako nandun. Pero, lagi namin sinasabi kami ng mga kasamahan ko, lagi namin sinasabi nakakapagod, nakakasawa yung ganitong buhay. Sa ngayon, nasa kanilang probinsya sa Tarlac si Ira. Bagamat wala siyang trabaho sa kasalukuyan, okay na raw muna na ganito dahil sa trauma na naranasan niya nung gabi ng raid. Sinasabi ko talaga sa sarili ko, ayoko na. Sa sobrang naranasan kong takot na yun. Kakaiba eh, hindi ako maka-get over, hindi ako maka-move on sa yung simula umpisa ng pang-raid niyo. As in talaga hindi mawala sa isip ko. Iba yung naging takot ko, kaya sabi ko, magaano na lang ako, magninegosyo na lang ako dito sa atin. Sabi ko dyan sa kapatid ko, alam yun ang kapatid ko. Tapos ayun nga, naghahanap na nga ako na mapagkakakitaan. Kasi gusto ko na ayusin yung buhay ko. Ayun, gusto ko na ayusin lahat. Mapagtapos ko lang yung anak ko, ayun na, kontento na talaga ako. Pero hangga't maaari, ayoko na talagang bumalik doon. Nasa huli naman daw talaga ang pagsisisi. At minsan, hindi niya maiwasang ibuntun sa kanyang dating asawa kung bakit siya nasadlak sa ganitong buhay. Pero masyado raw maiksi ang buhay para punuin ito ng galit. Meron. Nagsisisi naman talaga ako. Unang-una sinisisi ko rin yung asawa ko kasi kundi kami nag-iwalay. Hindi ko naman kasi mapapasok yan kung hindi niya ako iniwan, di ba?
Kasi wala naman talaga lalaking dumaan sa buhay ko, kundi siya lang. Kaya nung kung sino-sino na'y dumadaan sa akin, lagi ko iniisip, maduming-madumi na talaga ako. Tuluyan na rin daw lumiit ang mundo ni Ira. Hanggat maari, ayaw na niyang lumabas ng bahay. Dati kasi, lumalabas na ako talaga ng bahay. Yung wala akong pakialam kung sino yung makakita sa akin. Naghahanap buhay ako sa harapan namin. Buong-buo. Yung talagang hindi ako malayo sa mga, yung may kumausap sa akin. Ngayon kasi pag may kumausap sa akin, lalaki, ninervis ako. Pakiramdam ko baka naging customer ko to. Yun, ganun yung takot ko ngayon. Kaya ngayon, simula nagtrabaho ako sa ganyan, hindi na ako lumalabas ng bahay. Lagi lang ako sa bahay kasi nagtatakot ako na may makasalubong ako. Ganun. Eh, hindi kagaya dati na proud ako kung ano ako eh. May pera man ako wala dati, proud ako kung sino ako. Ngayon hindi. May pera nga ako pero takot ako sa mga tao. Problemado ngayon si Ira. Mula kasi nang ma-rescue sila sa spa, nahinto na rin ang kanyang kabuhayan. Hayaan mong burahin na natin ang malungkot mong nakaraan, Ira. Dahil may misyon din kami ngayon. Operation, sorpresahin si Ira. Wish ko lang, alam ko yung wish ko lang kasi sila yung tumutulong sa mga taong kapos na nangangailangan. So siguro ito na nga yun, yung magsisimula ako, aayusin ko yung buhay ko. Sobrang hirap po nung nasa likod ka ng isang pangalan na hindi naman sa'yo. Ginagawa mo yung hindi mo gusto. Ayun po. Hindi pa ako makapagsalita. Masaya po at ako natulungan niyo. Nasa wish ko lang ako. Ito na yung pagbabago. Siguro. Ito na nga. Nagpasalamat lang po ako. Siguro ito na yung katapusan. Ito na yung, yun na yung natapos na yung pangit na nakaraan. Magbabagong buhay para sa mga bata. Siguro nangyari din po yun para na rin magbago ako. Para na rin matapos kung ano man yung nakaraan ko. Para na rin magsimula muli para sa mga anak ko. Nag-aaral yung mga anak ko. Kailangan ko pag ng kabuhayan. Kailangan namin na pang araw-araw. Yun po. Nagpapasalamat ako kasi ako yung napili nyo sa dinami-dami namin. Ako yung napili yung tulungan. Sobrang thankful po ako sa inyo. Nakakatakot lang kasi din. Yung maranasan mo yung ganun. Pag naiisip ko kasi yung mga sigaw nila, yung mga hawak nila, sobrang bigat. Sabi, hindi mo alam kung parang kang binangungot ng kising. Ganun. Hindi po talaga. Kasi napapanood ko lang po ito eh. Tapos hindi ko rin po alam na yun pala yung tatapos ng bangungot yun. Tapos ito na yung panibagong buhay. Para sa iyong bagong simula, sagot na namin ang instant makeover mo. Sa mga oras na to, may napansin kami kay Ira. Mula sa isang mailap na babae, isang Ira na may kumpiyansa sa sarili, ang tumayo sa aming harapan. Mukhang handang-handa na si Ira. Oras na rin para makita niya ang mga kaibigan at sorpresa na naghihintay para sa kanya. Naalala mo ba sila, Ira? Nang gabing yun, sila ang mga nag-raid sa lugar na pinagtatrabahuan ni Ira. Sila na rin ang mga taong naging dahilan para ma-rescue siya sa madilim na mundo. Tila nagulat si Ira nang muling makaharap ang mga taong ito. Pero pakinggan mo muna ang kanilang mga mensahe sa'yo, Ira. Hi, Ira. Magandang hapon.
Salamat at nagkita ulit tayo. Alam ko na hindi maganda yung una nating pagkikita dahil nga doon sa isang lugar pa tayo nagpangita na kung saan ay talagang sinusuka na rin dito sa Bacoor. So, sa ngayon, nagpasalamat ako na nandito ka sa harapan ko. Na alam ko na mayroong magandang kapalaran na naghihintay sa inyo, sa iyo dahil nga sa mayroong mga tumutulong sa iyo ngayon. At alam ko na sa simula na ito, ito na yung simula na maging mabuting ina ka sa iyong mga anak. So, congratulations! Pasalamat kayo sa kanya kasi ako po yung napiliin niya. At saka, ayun na rin po siguro yung pagkakataon para mabago talaga o ano. Thank you po sa iyo. Siguro naalala mo rin si Ma'am Crispina. Siya lang naman ang pinakaunang tao na hiningan mo ng tulong nung oras ng kaguluhan. At umasa ka ang aming tanggapan sa CSWD Bacoor. Kami yung mga social worker ay pwede mong lapitan kung ano yung iyong mga ibang pangangailangan. Magpapasalamat din po ako sa kanya. Kasi isa po siya sa nagsabi sa akin na pwede ako magbago. Naging magandang ehemplo para sa mga anak ko yung ginagawa ko. Kaya ito na po yun. Ito na po yung pagbabago na yun. Pinapangako ko po. Tutulungan ka na rin namin na siguraduhin hindi ka na muling babalik sa magulong mundo noon. Kaya may magandang balita kami sa'yo, Ira. Meron ka ng sigurado at bagong trabaho. Magandang araw sa'yo, Ira. Ako si Dr. Abraham Domingo de Castro, kasama ng aking Public Employment Service Office. Kayo po ay aming tutulungan na magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng panibagong hanap buhay o empleo dito po sa bayan ng Bacoor. Pasalamat po ako sa inyo. Pipilitin ko po matuto kung ano man po yung ibigay ng trabaho ko. Thank you po sa inyo. Pagsusumikapan ko po matuto kung ano man po yung ibigay niyo po sa aking trabaho, magsusumikap po ako. Thank you po sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa mga tulong po na in-offer niyo po sa akin. Sir, unang-una po sa iyo kasi ikaw po yung taong naging daan para mapili po nila akong tulungan. Ma'am at saka po, Doktor, thank you so much po sa inyo. Ito na po siguro yung panibagong buhay. Thank you po. Laking pasasalamat na ni Ira na makita ang kanyang mga bagong kaibigan. Pero hindi pa natatapos ang aming misyon sa araw sobrang, na to. Sa pakiramdam ko po, sobrang blessed, happy. Nagpapasalamat po kasi sa wish ko lang kay Ma'am Vicky at sa lahat po ng taong naging daan para po ako yung mapili niyo. Thank you so much po. Taos puso ko po itong nagpapasalamat po ako ng taos puso. Pinapangako ko po na palalagayin ko na lang po kung ano po yung binigay po ninyo sa akin. Ayun na lang po, magpo-focus na lang po ako dyan. Saksi kami sa determinasyon ni Ira para makabangon muli. Napatunayan niyang hindi pa huli ang lahat para baguhin ang kanyang kapalaran. Good luck ulit and congrats!